Yan, may live na po tayo pa-share. Yan, may live na po tayo pa-share. Ayan. Good morning, mga ka-business partner. Naririnig po ba ako? Nakita na ba ang ating link? Ayan. Okay, thank you. So, welcome everyone. Ito yung unang leaders meeting natin sa buwan na ito. Usually, meron tayong first monthly training and training and updates. Meron tayong goal settings para meron tayong i-hit. Meron tayong goal every month kasi it's useless na nangangarap po tayo na wala tayong i-hit or goals. So, i-welcome muna natin ang mga nandito sa ating webinar. Pa-smile naman po muna dyan and pa-share po ang ating link sa ating mga ka-business partner. Lahat po ng kakilala nyo mga prospects, baka sakaling makuha natin. Ayan, kasi kapag nakikita nila kung ano yung mga ginagawa natin, masisiyahan, mga ganun. Kasi ganyan po ako na nakakakuha ng mga direct dito sa online. Yan. Of course, ang ating unang bisita ngayon ay si Sherwin Pilios, ang ating BCO ng Santiago. Yeah, BCO ng Santiago. Yes, welcome po sir. And ang ating core leader ng Bahrain, si Coach Gemma. Coach Tessie Basig, core leader, top 7 din ng Jordan. And ang ating formerly EC, Ma'am Liesel Turalba. Pero mag-OOVI na po siya. So, dati siyang OFW dito sa bansang Bahrain for how many years. Pero since na yumaman na, syempre, 'di ba? Kapag yumaman na tayo, uuwi na ng Pilipinas kasi 'yun po ang ating goal. So nasa Pilipinas for good na. Palakpakan naman po natin 'yan. 'Yan. Alam nyo, sa totoo lang, gold executive 'yan na pag humataw, bonggang-bongga. Sana all power. Okay, ang ating core leader din ng Qatar, si Coach MJ Gregorio. And another core leader ng Taiwan, Team Ans po siya, si Coach Ella Juan. Paki-open po ang camera, please, Coach Ella. Okay, open lang muna natin ang ating camera and then i-open natin once the presentation is starts. Okay po. So ayan po, welcome ang ating 700. Napakadaming nangangarap, grabe. Sa kadami ng may pangarap, 700 ngayon ang nakikita ko. Ayan, so mag-uusap-usap tayo na naman sa GC mamaya. Okay, ang mga nasa live naman po, maraming salamat sa panonood. Welcome sa aming monthly training session. Nandito na rin pumapasok si Coach Jem Olid, core leader, speaker ng online training program sa Pilipinas.
lahat po ng sumusuporta ng online entrepreneurship training program. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nandito pa rin kami for how many years sa hirap at ginhawa na parang mag-asawa ang mama magkaka-business partner kasi ganun po ang buhay. Diba? Ups and downs, struggles, circumstances, makakaya basta ikaw ay may pangarap. Walang inuurungan, basta may laban, susugod, palaging may bala. Tama? So power naman dyan and patype naman po ngayon ng, ano ngayon? October, ayan, ber-ber-ber na talaga, magtaglamig na, ber-ber-ber. Ayan, October 5. Ayan, patype naman po dyan sa ating link, dyan sa live, October 5. And the rest, I am ready if you are really ready. Okay, welcome Coach Jem Olid. Bago natin umpisaan ang ating, meron tayong tatlo na pag-uusapan. Number one, updates kung ano yung mga updates natin about sa ating PMA of the month. Number two, meron tayong monthly leaders meeting. Ano po yun? Mga updates din kung ano yung mga nakaraan nating events, kung ano yung mga na-actives natin. And then that last one is yung magkakaroon po tayo ng goal settings. Okay. Bago nating umpisahan, ipagdasal muna natin ang ating first monthly meeting. Okay, anyayahan ko muna si Coach Stacy para ipagdasal niya ang ating first monthly training. All right. So, good morning. Good morning sa ating lahat. So, bago nating ipagpatuloy ang ating training for today about sa ating goal setting, idulog muna natin ang Panginoon ang ating training. Let's bow our head and feel the presence of God. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this wonderful day. Thank you so much, Lord, for your guidance to each and every one of us. Salamat, Panginoon, dahil muli tinipon mo kami, Panginoon, para sa aming pong goal setting, monthly goal setting for today. Bless each and every one and bless our mentor, Lord, to share all the updates that we need to know. Thank you so much, O God. Protect us, including our family and loved ones. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Coach Stacy. Our host rules. Meron po tayong host rules. Pakinggan po natin. Okay. Good morning po sa ating lahat. House rules number one. All participants will be muted once the presentation started. Number two, reserve all your questions while discussion is ongoing. We will be having a Q&A portion right after all the discussion. Number three, as much as possible, stay online and finish the program. You may hear important sharing that need to know in the business or in the system. Thank you. Thank you, Coach Gemma. Yes, totoo po yun na kailangan po nating umpisahan at kailangan din nating tapusin. Kasi may mga updates, may mga pag-uusapan na narinig natin yung una pero hindi natin alam kung ano yung karugtong, ano yung resulta. So kailangan po, hindi lang yung magpakita, mag-say ng hi and bye, goodbye, goodbye. Okay po, kailangan kapag may hi, goodbye later on. Attendance po, Coach Jem. Sino ba yung nautusan ko na ano? Attendance? Meron ba? Papasa yung attendance dito at saka dun sa live po. Okay, so i-share ko na yung aking screen. Sana makisama ang ating internet. Okay. By the way, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, pero sa kakapal ng mukha ko, alam niyo na kung sino ito. Ayan. Okay. Okay. I am Coach Janet dito sa Bahrain for over 32 years na po. Ayan.
Buti na lang wala pa akong puting buhok. Ayan. Tingnan ko nga. Wala pa naman. Okay. Gumaganda pa rin dahil sa mga product ng Easy. Gumaganda, humahaba ang buhok. Okay. And humahaba at mapuno-puno na yung bulsa. Ha! Joke lang. Okay, guys. Number one is, eto muna, ang nandito na makikita natin. Okay. What are the importance of goal, by the way? Ano yung mga importante pagdating sa ating goal? Diba? Meron ba o wala? Patadyaan sa ating live kung meron bang importante. May benefit ba ang pagkakaroon ng goals? Lahat ng business may goals. Sa personal life, meron din tayong goal. Tama? Sa personal life, ano ba yung goal natin? Yumaman. Kapag meron tayong makitang mayaman, ano ang nasa isip natin? Sana all. Diba? Kung may mga kotse, may mga bahay, ano ba yung nasa isip-isip natin? Sana all. So, yun ay meron din tayong goal na iniisip natin, na na-visualize natin na sana ikaw din. Dito naman sa business, sumali ka nga, pero ang isip mo, wala kang gagawin. Pero gusto mo namang kumita. Ngayon, paano ka kikita kung wala kang tatargetin? Kaya dapat meron tayong targetin. Meron tayong isang goal na kailangan nating matupad sa isang buwan. Pag natupad natin yon, na-achieve natin sa isang buwan, for the second month, dapat doblehin. Para yung first month na na-hit mo yung small thing para sa iyo, eh syempre, kagaya ng family, ang family ay lumalaki. So for the second month, syempre kailangan nating doblehin. Bakit? Kasi ang mga bibilhin ngayon, may tax. Ang tataas, tumataas ang mga bibilhin. Kaya kailangan magkaroon tayo ng double source of income. Meron tayong goal na hindi lang isa. Ang goal natin, number one, ano ba yung mga goals natin? Kailangan natin ng mag-invite. Ano pa? Kailangan natin ng mag-present. Meron nga tayo goal hanggang sa mini-mini lang, muni-muni lang. Kailangan din nating i-invite sila. And then, pag na-invite natin, anong gagawin natin? I-represent natin yung opportunity sa kanila para magkaroon ka din ng benefits. Ganon din sa kanila once na they are joining our community. Ano pa? Pagkatapos nilang mag-join, ma-sponsoran, i-briefing natin sila. Ano yun? I-training din natin sila. Kagayang ginagawa natin ngayon. Pagkatapos ng training, pwede na silang mag-start na mag-invite din. So yun yung mga goals natin. Kasi ang pera, ang earnings natin ay sumusunod na yun. Sumasabay na. Once na nagawa natin yung mga proseso kung paano natin ma-achieve ang ating mga pangarap. Walang business na wala siyang business plan. Or in short, dito sa ating business community ay tinatawag nating goal. So yun yung madalas na rin naririnig natin. Goals. Okay, power naman dyan. Patype naman dyan ng I am ready. Sige na. Ayan, I am ready sa ating live. And thank you sa lahat ng nagtatype. Lahat ng nagsishare. By the way, meron tayong best sharer of the month. Okay, ito naman ang ating update. Since na nandito na, ayan na. Ibigay ko na muna yung updates natin. Ano ba yung mga ibinaba na memo ng ating company? Ayan, nandito po
ECNOVI Management, PMA for the month of October, ngayong buwan po. Noong October 2 na naibaba ang memo na iyon. Okay, so pay attention muna po dito. Please lang, this is to inform all EC distributors of empowered consumerism and digital partners of Orbis Victus International or OVI in short, that the allowed product for the personal monthly achievement or PMA for the month of October shall be iGlow 24/7. Ano yon? Ito po yung ganito. Yan. iGlow po. Ito yung iGlow. Yan. And iGlow Serum. Ano yung iGlow Serum? Ito po yung bago nating produkto. To be able to enjoy your binary, Unilevel, Stair-Step, and UPP income. Bakit nga ba naka-include or it's included those point system dito like binary and the platform ng ating kitaan is because of the product reorders. Kasi yung product reorders na yan, meron siyang tatlong point system. And then yung UPP is yung bagong compensation plan na nailabas noong February. Yung compensation plan, UPP or UniPay plan. So lahat ng mga yan na nabanggit po ay kikita tayo. Bakit ini-insist tayo na gawin ngayon? Kaya nga PMA of the month. Bakit? Meron siyang mga kitaan like binary, Unilevel, Stair-Step, and UPP. Okay, take note guys. Ito, this is very, very important to know. Please refer to the table. Okay, distributor, meron tayong dalawang kategori ng or klase ng ating status. Number one is mga bago. Ano yung mga bago? 1 to 6 months. And then the existing distributors from 7 months up to now. So yun po yung nakategorize po yung EPPMA natin. So 3 to 2 months old distributors, ibig sabihin, meron silang naka-designated points na pwedeng iGlow 24/7 lamang. For the third month, mag-start na sila. Pero kapag kare-register mo pa lang, hindi ka pa mag-PPMA ng 2 buwan. Pero yung third month, ayan na, mag-start na kayong mag-PMA just for one iGlow packet. Yan, box. And then yung mga existing 7 months and the rest ay dalawang iGlow na serum. No, sorry. iGlow, asa na ba yun? Aya, tama. Dalawang iGlow serum. And then, tandaan po natin na 7 months and above lang. Kaya i-check nyo yung DTC nyo kung ikaw ay may 7 months na kayo dito sa company. Bakit importante na malaman natin kung 7 months na tayo? Kasi i-re-reach natin yung acquired positional points na kailangan para tayo ay ma-qualified na kikita sa Unilevel, Binary, Stair-Step, and UPP. Kasi kapag hindi natin na-acquired yung required na positional points na product ng distributors from 7 months and above, ay hindi po tayo makukumpleto nakikita ng
quincena sa buwan na sa susunod na buwan. Kasi meron tayong bonus every 15 of the month. So iniisipin po natin na kapag hindi natin na-acquired 'yon, mas mababa yung positional points ng ating binili, wala po tayong kikitain for the 15 ng next month. Ang mabe-benefit nyo na lang is positional points. Yung positional ng points na points ng product na binili natin is mabe-benefit mo yung pagle-level up ng inyong position, ranking. Pero wala kang kikitain sa Unilevel, UPP, and Stair-Step. Ang Stair-Step naman ay yung mga naka-CE, GE, and etc. Yung mga distributors pa lang ay kikita siyempre ng binary, Unilevel, and UPP from the commissional points of the product and the positional points of the product. So doon po. And UPP is by level. By level po tayo kikita. May mga 1 to 3, 5%. Okay, 4 to 7, 3%, mga ganun. Sa UPP ang kitaan. Kapag sa Stair-Step naman, is rank differential. And aside sa kumikita na tayo sa commissional points ng mga product na PMA na ito, mag-i-increase pa o magle-level up tayo sa position from distributor to CE and GE. Unilevel naman, ang kikitain natin sa mga mag-PPMA from the first level or direct leader na nag-join sa atin, meron tayong 10%. Second level and the rest up to dynamic compression ay 5%. The binary is yung the binary kung gaano kalaki yung binary ng isang product na kailangan po natin mag-accumulate ng at least 1,200 from your left and the right. Kung meron na kayong strong leg sa left, kailangan nyong trabahuin ang nasa right para magkaroon kayo ng binary. Pag nakita ang sistema na meron kang strong leg, kumukuha doon ng 1,200 at trinabaho mo yung right mo, nakabuo ka ng 1,002 na points, ibig sabihin, na-reach mo na yung binary na 1,212, the company will pay you 1,800. So yun po ang tinatawag na binary. Sa isang product na PMA, ang daming kitaan. Kasi sa mga points system ng ating product reorders. Mga product reorders po lang yan. Okay. Ano pa? No other items. Okay, take note ha. Please listen to this. No other items or products can be used as PMA other than the company's designated product as PMA of the month. PMA or maintenance. Kasi yung mga ibago, hindi pa nila medyo nakaka-confuse sa kanila kung ano yung PMA. PMA is maintenance, pareho lang, or personal consumption. Ito yung mga nakoconsume natin na binibili natin. Kaya habang bumibili tayo ng mga produkto, ay nagkakaroon tayo ng kita dahil sa mga points. Hindi ito kagaya ng pharmacy, ibang bilhan na bumibili po tayo pero wala tayong nabe-benefit kasi wala silang royalty. Pero tayo, sabi kong kanina, na ang daming makukuha, daming kitaan sa isang product na ating bibilhin na PMA ngayong buwan na ito. Okay, ano pa? Should you have further questions, please feel free. Ayan, kung meron kayong mga kailangang itanong, nandiyan po yung hotline number or customer service. So, signed by our CEO, President Dr. Ed Cabantog. So, kung meron kayong mga kailangang itanong regarding these updates na PMA of the month,
malinaw po yung sinabi ko, PMA of the month. No other items or products can be used as PMA. But Iglo 24/7 and the serum 24/7. Yan. The benefits of those two products will be presented after tomorrow. So we have product presentation by Coach Gem Olid. Okay po, kung meron kayong gustong itanong, pwede na kayong magtanong. Okay, so the importance of goals. Ito na yung tuloy. Ano yung mga importance of goals? Nasabi ko na po kanina, kailangan nating magkaroon ng invites, presentation, sponsorship, training, i-train natin yung makukuha natin. Of course, pag ginawa natin yon, ang kita or earnings mo ay sumasabay. Hindi na nating iisipin kung paano kumita dahil kapag ginawa mo yung AIM Global, anong tawag dito? May tawag dito, nakalimutan ko. Ito po yung mga gagawin natin, proseso kung paano natin mapalago or paano tayo kikita dito sa ating business. Okay, goal? Ano nga bang ibig sabihin ng goal? Goal is a dream with a deadline. Ibig sabihin, ang goal is meron siyang date, meron siyang month, meron siyang a day, a month, a year, mga ganon. Kapag meron tayong babayaran ngayong buwan, anong gagawin natin? Di ba nakakalendaryo? Dapat nakalagay sa kalendaryo na ngayon, October 5, ay isulat ko ito. Magmula ngayon, kailangan kong magbenta-benta ng product para bago katapusan, mabayaran ko yung utang ko sa kuryente para hindi ako makat. Kasi kapag nakat ako, mapapatay na yung kuryente namin, hindi na ako makapag-online business, wala na akong kikitain. Isa pang example yon, tama? So meron siyang dapat date. Kapag hindi natin linagyan ng araw, hindi natin linagyan ng date, hindi natin iniisip na ha, wala pala akong goal, wala tayong alam na gagawin, kundi sige lang. Hindi tayo aasenso kung wala tayong goal, kasi wala tayong alam na pinaglalaanan, wala tayong gagawin. Mabuhay tayo o hindi, kasi wala tayong hinihit ngayong buwan. Pero dito sa business, as a business or entrepreneurs, kailangan meron. Kahit sa personal life, meron. Kailangan nating magtrabaho para meron tayong panggastos, meron tayong gastusin araw-araw, buwan-buwan. And kailangan din nating mag-savings. Ganon din sa ating business, kailangan din nating trabahuin ang ating business para magkaroon tayo ng savings. Or what na pumasok tayo sa isang business? Ano ba yung pakay natin? Iisa lang po ang ating adhikain dito. Yung mabago ang ating buhay, mabigyan tayo ng wealth and health. Diba? Yun ang ating pangarap, yun ang ating mga goals. Kapag wala tayong goal, mapuputulan ka ng kuryente sa katapusan kasi wala kang alam na goal. Hindi mo sinulat yung goal mo. Dito naman sa business, meron ka ngang prospect, hindi mo naman finalo up, hindi mo naman isinulat kung ano yung next moves na gagawin mo sa kanya. Diba kapag meron tayong invites, anong gagawin natin? Naka-date kung kailan natin pre-presentahan. Kailan ba tayo magkikita? Kailan ba siya magde-decide? At kailan ba siya mag-join sa'yo? Dapat meron siyang
araw, meron siyang buwan, meron siyang date, nakasulat po yan. So ganun po ang my goal. At ito yung dream natin, kasi kapag dream lang natin, dream lang or na-visualize natin, kagaya nung nakikita natin yung mga mayayaman, may mga sasakyan, may mga bahay, mga magaganda ang kanilang buhay na nagte-travel-travel na lang, na-visualize din natin kung paano trabahuin yun, paano din magkaroon ng ganun, di ba? Kapag sinabi nating dream, dream lang yun na hindi mo ma-achieve kung wala kang goal. Kaya kailangan yung dream natin lagyan ng goal para meron kang i-hit, meron kang target na kailangan ngayong buwan ay ma-hit ko yung PMA ko para sa November 15 meron akong kikitain sa Unilevel Stair Step UPP and Binary. Binary, yung bangga, pairing bonus na sinasabi natin. Diba? Okay, ano pa yung mga kakailanganin natin pagdating sa goal? Kailangan po natin i-maximize. Diba kung ano yung goal natin ngayong buwan, kailangan nating dodoblehin kasi tumataas na po ang bilhin. Ang family lumalaki, kaya lumalaki din ang gastusin. I-maximize natin yung ating mga kitaan. Ano ang ibig niyang sabihin? Parang portion-portion yan na i-maximize natin kung paano kumita. 4 hours sa ating business, 4 hours sa ibang source of income, 4 hours sa trabaho, 24 hours, kailangan i-maximize natin yung 24 hours every day. Matulog ka 8 hours and the rest, kailangan mong gamitin para sa daily routine mo. Ano yung mga daily routine natin? Business plan mo. Ano yung dream mo? Kailangan mong gawin. Ano yung trabaho mo? Gawin mo yon. Ano yung mga ibang pagkakabalahan? Gamitin. I-maximize yung oras natin para kikita tayo. May oras ka nga na gawin yung business pero hindi mo naman ginagamit yung oras mo na natitira during your free time or day off. It's useless na wala, na may goal ka kung hindi mo trinabaho yun. Kasi yung decision is always from you. No one can do it, no one can give you, but you and you alone. Kaya kailangan na i-maximize natin ang ating 24 hours para kumita. Sayang lang na nag-join tayo kapag hindi natin gagawin yung nararapat para sa ating negosyo. Just 2 to 4 hours at least every day. Ano pa yung mga goals natin? Minimizing loss. Kasi kapag hindi natin minaximize yung pagkakakitaan natin, hindi natin trinabaho yung business natin, anong mangyayari? Magda-down na magda-down hanggang mawawalan ka ng investment. Kasi hindi mo na-maintain. So kailangan na i-maintain mo yung pagkakitaan mo para ma-minimizing, maibaba yung pagkawala ng inyong investment or ang inyong kitaan. Kapag hindi natin ginawa yan, labas ng labas, kagaya niyan nasa Pilipinas ka, everyday lumabas ka, everyday bili dito, bili doon, wala kang pagpapasukan. Anong mangyayari? Mauubos ba ang ating pondo? Mauubos ba ang ating savings? Of course, mauubos. Bakit? Wala nang pagkakitaan. So napakaganda guys, maximizing your income, minimize, ibaba yung pag-loss. Para magawa natin yan, i-maintain natin yung ginagawa natin. Hindi yung matulog ka ngayong araw na ito, the whole day matutulog ka na. Na instead na meron kang
meron kang goal ngayong araw na ito, meron kang kakausapin, pero natulog ka ng natulog, tinatamad ka ng tawagan siya, tinatamad kang gawin, anong nangyari? Nag-loss ka. Na-loss mo yung invites mo or prospect mo. So minimize, ibaba natin yung pagkawala, pag-deduct ng ating mga investments. Ano pa? Once na hindi natin nagampanan ang mga dalawa niyan, anong mangyayari? It turned out to be stop the business kasi wala ka ng puhunan, wala ka ng power na gagawa ng business, wala ka ng investment. Ano ang mangyayari sa'yo? Diba? 500 na wala na. Every day, isang buwan, nakagastos ka na. Wala pa yung business mo, nagsara pa yung negosyo mo, nagsara pa yung pagkakitaan mo. Ano ang mangyayari? Bagsak, stop the business ang resulta. Kagaya ng isang cold store or department store, kapag ikaw ay meron yan, ano ang gagawin mo? Ibukas mo ba o buksan mo every day? Or for showing only yung market mo? No, kasi nagkaroon ka ng market para i-open mo para magkaroon ka ng profit. Diba? Kung wala kang pagbentahan, hindi mo mahanap or hindi mo mabubuo yung mga overhead expenses mo. Mabuti na lang dito sa ating business, ano lang ang kailangan natin, ano lang yung capital natin. CP na kailangan lang masuportahan niya ang ating online, ang ating social media. So in short, CP plus internet equals pera. Tama? CP plus internet equals pera. Ayun lang. Diba? Kasi ang puhunan natin, laway na lang. Ang laway natin sa pagtok-tok-tok, yayaman na po tayo. Wala nang kahirap-hirap. Dahil sabi nga natin, walang gi-give up. Kasi sa una lang po ang mahirap. Pero pag araw-araw mong ginagawa yung business mo, parang pagkain na masarap. Kain ng kain. Araw-araw may lulutuin. Araw-araw may pagkain. Pero kung hindi mo ginawa yung business mo, wala ka nang kakainin, wala ka nang dudukutin, pati bulsa magkakanser na rin. So ganun ang resulta. Kapag hindi natin minaximize ang ating pagkakakitaan. Ang daming pagkakakitaan. Eh sabi ko kanina, gamitan lang natin yung goal ng ano pa. Ano pa ang dapat nating ilagay dyan sa ating goal para ma-reach out natin mga yan. Diba kadalasan, kapag dating sa goal settings, gagamitan natin ng ano? Anong gagamitin natin? SMART. Ano yung SMART? Specific. Specific. Measurable. Attainable. Ano pa? Time bounding. Lahat yun. Meron siyang SMART. Bakit nga ba SMART, Janet? SMART in pagkaakala ko is SMART is smart while we are growing. We become old, we become older, we become smart, smarter. Oh, smart. Anong ibig sabihin nun? Okay, dito sa ating business, kailangan natin yung smart. Ibig sabihin, kapag bumili ka ng isang bahay, hindi mo bibilhin ang isang bahay na walang pintuan. Hindi mo bibilhin yung isang bahay na wala siyang kusina, wala siyang bedroom. So, kailangan kompleto. Kapag nangarap ka, bumili ng cellphone, ano yung pangarap mo sa cellphone na yan? Dapat may kulay.
Meron siyang kompleto, may charger, meron siyang meron siyang mga features inside the cellphone. Magkano? May guarantee ba? How many years warranty? So ibig sabihin, in short, is smart, kompletong kompleto. Diba? Kagaya ng pag PMA natin ngayon, paano natin mabibili yung PMA natin kung hindi tayo lalakad? Gusto nating lakarin from Bahrain to Philippines para makapag-PMA tayo, pero hindi natin kaya. Diba? Anong gagawin natin para ma-achieve natin yon? Gawan lang naman ng paraan para magkaroon tayo ng PMA. Hindi na natin isipin na wala namang tutulong sa'yo. Diba? Kung Manila to Cebu, Manila to the branch. Okay. Let's say gusto mong bumili ng PMA mo doon sa head office pero nandoon ka sa malayo sa office. Anong gagawin mo para marating mo yung office? Sumakay, di ba? Sumakay. Kung hindi ka sasakay, makabili ka ba ng PMA? Hindi. So, ganun din po ang ating goal. Kailangan meron tayong goal. Naka-specific na kailangan mabuo natin para ma-achieve natin, ma-accomplish natin within the month yung ating goal. Pag wala tayong na-achieve ngayong buwan, at next month, ayan, mag-start na you are getting minimizing loss hanggang mag-stop na yung business mo. So, palagi nating gagamitan ng smart, parang bahay na kompleto, may kulay, may pintuan, may kitchen, may dining room, may bathroom, kompletong kompleto. Yun ang tinatawag na smart. Yan, hindi ko na idedetalye kung paano. Basta smart, buong-buo na kompleto. Diba? Kagaya natin na mga tao, buo ba tayo? Yes, kasi bakit? Meron tayong tinga, meron tayong mata, meron tayong kamay, meron tayong paa, meron tayong bunganga, meron tayong ngipin. Smart yun. Kasi yun ang goal din natin na magkaroon ng tama ang features ng ating katawan. Pero kapag wala tayong tinga, walang isang mata, sa palagay natin, mama-maximize ba natin yung kitaan? Hindi. May kahirapan. Kasi iisang mata, mahirap na. O, diba? Kaya ang goal natin ay palaging healthy, reachable ang ating mga goals. Okay, what is your edge? Bilang isang business or entrepreneur, ano yung mga edge mo bilang isang businessman? Ano yung edge mo? Edge natin, ano yon? Number one, maximize your consumption by becoming entrepreneur. Of course, yes, kailangan natin i-maximize yung mga gagamitin natin, yung magagamit natin, I mean, magagamit natin para maging tunay kang entrepreneur. The word entrepreneur is yung negosyante na from the small negosyante into becoming entrepreneur. Malaking negosyante na, kaya entrepreneur. Tayo, ano ba ang tawag sa atin? We are the small businessman or we are now belongs to entrepreneurs? Yan, patype naman dyan sa live natin kung ikaw ay entrepreneur na or isa ka pa lang small business man or woman. Ganun po kailangan ang goal natin. From distributors to global ambassador. From small capitalizer hanggang sa magiging big manager. Diba?
Maliit na negosyante, pagdating ng araw, malaki ng negosyante dahil sa kanyang goal. Meron siyang goal. Okay, ano pa yung mga edge natin bilang mga negosyante? Guys, negosyante tayo na malalaki. Ka-tie-ups na natin ang higanting company. Ano yun? Sino yun? Oh, di ba? Andito na ang AIM Global. Easy. OVI. Kapag nag-join na tayo dito sa company, isa ka na ring entrepreneur. Isa ka na ring kanegosyo ng company. Hindi ka lang distributor na taga-benta, taga-invite ng tao, but isa ka na ring ine-empower ng company. Diba? From extraordinary into extraordinary millionaires. Tama o tamang-tama? Na-experience nyo ba yun? Tignan nyo si Sir Sherwin. Diba? Dati, ano lang, distributor katulad ko. Ngayon, ano na narating namin? Diba? We are so proud na almost done kami. Ayan, almost done. Konti na lang, global ambassador na po kami. Bakit? Bakit nangyayari yon? Kasi masipag po kami. So dapat ganun para ma-minimize natin yung loss. Ang gawin po natin ay i-maximize yung pagkakitaan. I-maximize yung gagawin natin dito sa ating business para hindi tayo magsasara, hindi tayo maglolos. Ano pa yung mga edge mo? Small capital with bigger income. 'Di ba? Isang membership lifetime business na po. Ano po 'yun? Anong ibig sabihin? Ang liit yung capital natin for one time membership but lifetime negosyo na. This is your own asset. This is your own business. It's you are the boss. Hindi ka na isang empleyado. So be proud who you are kasi you are belong in this giganteng company. We are not just ordinary entrepreneurs but we are gigante. Kasi sabi ko nga, speaking of gigante, our company is gigante dahil nakikipag-in sa atin ang mga ibang giganteng company. Kung hindi tayo giganteng company, hindi rin sila makikipag-tie up sa atin. Proud ba kayo? Okay, patype naman dyan na I am proud. Yan, makikita ko po yan dyan sa live natin. So, back to the small capital. Isang beses ka lang na napakaliit na capital. Ang daming kitaan, di ba? Okay, sabi nga nila, Janet, paano ako sasali dyan? Wala naman akong pera. Ano lang naman ang isagot natin? Guys, ganun din ako noon. Wala din akong pera na pagpa-join dyan. Pero since na gusto kong yumaman, gusto kong mabago yung buhay ko, gusto ko ring marating yung narating na nakikita ko, ginawan ko ng paraan. Ganun lang po. Gawan lang ng paraan din. Sabi nga nila, kung meron kang pangarap, meron kang pinapangarap, ituloy mo. Gawin mo, kapag in-start mo, kailangan mong ituloy na ituloy mo. Pag in-start mo ngayon at hindi mo itinuloy, hindi mo makikita ang magiging resulta. Kaya ano ang resulta ng mga iba? Kasi in-start lang nila, kasi ang alam nila is pag nag-join na, yumaman na. Walang ganun. Lahat pinagtratrabahuan para may makukuha para may mailaan. Sabi nga nila, ay, yayaman ako dyan. Yayaman. Yayaman ka talaga kung trabahuin mo. Kaya yung mga iba, sorry to say this, kasi yung mga iba na I heard na nag-join ako dyan pero hindi ako yumaman.
hindi na bago ang buhay ko. Yes, of course. Why? Kasi nasa'yo. Nasa'yo, hawak mo na yung sarili mong business, pero hindi mo ginawan. Hindi mo trinabaho. Kaya wag natin sisihin kung hindi tayo umasenso dito sa business. Hindi natin sisihin ang company, hindi natin sisihin ang upline na nanguha sa'yo. Bakit? Hindi mo trinabaho. Sino ang yumaman or mag-harvest ng walang tinanim? Di ba nga yung mga successful motivation, mga fundamental success? Magtanim para may aanihin. Diba? Ano pa? Trabaho muna bago sahod. Ano pa? Invest muna bago kumita. Ayan, pasulat pong mga yan. Aral muna bago matuto. Tama? Ganyan ang negosyo. Ulitin ko, ano yung mga success fundamental or fundamental success of our business? Magtanim para may aanihin. Pero kapag nagtanim ka at dinoble mo, syempre ang earnings mo or investment mo, madodoble din. Pag nagtanim tayo, ano ba ang ginagawa natin sa itinanim natin? Itinanim natin doon na lang ba na mabubuhay doon? Syempre diligan natin para lumaki hanggang mamunga. Dahil pakikinabangan mo once na mamunga. Ganun ang ating business. Walang magic sa pag-asen. Walang magic sa pag-angat ng buhay, kundi kailangan ng sakripisyo. Tama? Kaya yun, aral muna bago matuto. Pag-aralan lang naman yung business, sabi nga ni Richard Branson, di ba? Na if someone offers you an amazing opportunity, grab it. Malay mo, minsan lang yan, and next time when you want to do it, wala na. Diba? Kaya i-grab nyo yung opportunity, kasi minsan lang yan. Okay, ano pa yung mga other edge ng inyong status once na you own this business? Be your own boss. You don't have any other expenses. Unlike empleyado, naranasan ko din ang empleyado kasi 23 years na akong branch manager dito sa Bahrain. Hindi ako nagkaroon ng day off, headache, ang lalaki ng eye bags. Mabuti na lang, noon nahihirapan ako sa trabaho ko, ang lalaki ng eye bags ko, hindi pa ako nakapag-ipon. Ngayon, lumiit ang eye bags ko, lumaki ang aking ipon. Tignan nyo yung advantage. Diba? Yung advantage ng isang entrepreneur na meron siyang goal. Hindi na nagkakakanser ang bulsa. Noon, branch manager, ang dami, ang laki ang sweldo. Ang dami mong staff, akala mo ang yaman-yaman mo. Mahirap. Mahirap na, wala ka pang day off, wala ka pang freedom, wala kang time freedom, hindi ka pa financially free. Wala ka pang ipon. Pagdating ng sahuran, ano ang ipon mo? Resebo. Yun lang. Pero dito, gawin mo man yung negosyo mo, hindi ka mawawalan ng pera sa bulsa mo. Be your own boss. Kasi ito na yung negosyo mo. Negosyo mo, ito sarili mong negosyo. Pero kapag empleyado tayo, pag wala kang pasok, wala kang sweldo. No work, no pay. Pero kapag nandito tayo sa business, pag makatawid tayo sa business na ito, sa small capital, it will give you limpak-limpak na investments.
aside sa health, magiging wealthy ka pa. So ayan, don't worry dahil both wealth and health ay ibinibigay ng ating company kasi meron tayong mga branded products and meron tayong kitaan para kumita, para yayaman, magkaroon ng investment, para hindi makanseros ang ating bolsa. Ano pa yung mga edge natin? You can apply the law of leverage. Ano ang ibig sabihin ng law of leverage? Law of leverage, kailangan po natin ng magdo-double up. Kailangan nating, kagaya nito, ang ginagawa ko ngayon, nagte-training, nagpre-present. Kasi yung presentation is para makita yung ginagawa mo ng ibang tao. Makikita nila yung ginagawa natin ng mga nasa ibaba natin para gagawin din nila. Kung ano yung ginagawa mo, gagawin din nila. Ibig sabihin, kailangan din natin ng ma-duplicate para mag-multiple po tayo. Kailangan ng law of leverage para magkaroon tayo ng time freedom. And at the end, pag nagawa natin yon, dahil ikaw yung gumawa ng organisasyon, kahit matutulog ka na, kumikita ka. Kasi ikaw ang nag-create ng organisasyon. Ikaw yung bumuo ng grupo. Kaya yung mga grupo naman na sa ibaba mo, sila na ang magtatrabaho sa inyong ginawang organisasyon. Kaya kahit natutulog ka, pabanding-banding, magtatravel na lang, change your lifestyle, kumikita ka sa pamamagitan ng law of leverage. Nagle-leverage na po tayo dahil sa pagdami ng leaders sa ating organisasyon. And by that time, meron na tayong financially free. Financially free ka na. So ito yung tinatawag na financially free ka na. Kahit hindi ka na magtatrabaho, kumikita ka pa rin. Kaya kailangan ng duplication. Kailangan din na kung anong ginagawa mo, maituro mo sa mga downlines mo para gawin din nila yung ginagawa mo para magdoble-doble kayo, para magkaroon lahat ng time freedom and financially free kayo. Hindi mo na kailangan maghanap buhay ng haggard-haggard kapag nandito ka sa business. Hindi mo na kailangan mag-effort kasi nandyan na kayo, nagtutulungan. Diba? Win-win. Win-win cooperation. Para kayo ay lahat aangat, yumaman, at mabe-benefits bilang isang organisasyon. Ano pa? Anyway, yan, nationwide and worldwide market. Sa atin naman, like dito sa Bahrain, ano ba yung minamarket ko? Ang minamarket ko ngayon is siyempre dito bound to Bahrain kasi mas mabilis yung pag-share ko kasi nakikita ko sila, or kung hindi man, through online ay na-share ko yung opportunity. Hindi pwede lahat ng country or place ng ating mundo is i-market natin yung business. No, you have to select one or two only. Like in the Philippines and Bahrain, just two. Tama na yun na ma-market mo yung negosyo mo sa dalawang lugar. Hindi pwede na na-occupy mo lahat ng parte ng mundo. Mamili ka lang. Ano ang imamarket mo sa Bahrain? Insurance? Yes. Obviously, bakit? Wala pa kaming BCO. From where we get products? Nothing. So, insurance is very easy na maibenta. Sa Pilipinas naman, pwede. Kasi nandoon yung product, pwede kong bilhin yung product doon, ipaship ko doon sa prospect ko. Yun. And once na ginawa natin yan, ang pagmamarket na yan, kailangan
Alam natin yung mga gagawin natin. Alam natin kung anong oras sila gising, anong oras nating makontak, anong oras nating makakausap. Kailangan natin yung mga currencies. Paano ba makipag-communicate regarding sa mga payments? Ano ba yung current ng pera nila? Ano yung mga timings nila? Ganon, kailangan nating alamin ang mga yan pagdating dito sa nationwide and worldwide market. Nationwide is like bound like in here in Barangas. In the Philippines, Philippines only. That is the nationwide. Pero sa worldwide naman is international po. So wag po tayo malilito, international po yung worldwide market. Things you need to know. Ano yon? Number one, packages, of course. Existing products, ano yung mga old? Product price list. You have to know all these things. Marketing plan. Alam niyo kung paano mag-present, paano kikita yung na-invites niyo. Ano ba yung mga yon? Siyempre, sabihin niyo yung mga retailing, DRB, ano yung DRB, direct referral, ano yung MSB, match sales bonus, mode of payments. Ito po yung mga kakailanganin natin. Transaction procedures, kung paano yung payments, and enhancement procedures, okay, and office hours. Sorry. And the difference. What is the difference sa timings natin doon sa pagmamarketan natin? Okay, reason. Ne. Ano nangyari? Okay. Ano ba yung mga reason natin to become oh my God. Ano ba nangyari dito? Okay. Ano ba yung mga reason natin? Bakit natin ginagawa yung business? Para magkaroon ng ano yung reasons natin? Oh my God. Sandali lang. Sorry, nagluloko. Okay, reasons natin is mabago, mag-grow ang ating business, maramdaman naman natin yung init na binibigay ng ating company, kasi sabi nga nila na in everything we do, we think of you. Lahat ng kanilang pangarap ay pangarap din natin. Kaya alam na alam nila yung pangarap natin, kaya lahat binibigay nila. Lahat ng ikakabuti ng isang distributors dito sa company, ginagawa nila. They are very innovative. And they are also initiated. Kasi lahat ng pagbabago, mga updates, lahat ng ating gusto, ibinibigay nila. Ang kitaan ngayon, bumilis, di ba? Bumilis na. Dumami ang kitaan. Ang bilis na yung access, very accessibility na. Kasi nagagamit natin ang technology. Ano ba yung mga kailangan nating i-priority pa? I-priority din natin yung mga goals natin. Hindi natin hahayaan na matulog. Kasi once na matulog, parang cold store or department na may laman nga pero hindi binubuksan, kaya ano mangyari? Magsasara. Mababankrupt. So ano pa yung mga mga reason natin bakit natin ginagawa yung business? Ma-overcome yung mga obstacles natin. Ano yung overcome obstacles? Mga circumstances, mga rejections. Ang rejections ay kasama sa ating pag-asenso. Hindi ibig sabihin na na-reject ka ngayon is umiyak ka na. Hindi ibig sabihin na na-reject ka ngayon is ayaw mo na. Hindi ibig sabihin na reject ka na ngayon is isarado mo na ang mindset mo. Hindi yun tamang mindset ng isang entrepreneur. Kailangan na yung mindset natin is malawak. May patience, meron tayong pasensya. Alam natin na rejection, discouragement, kasama sa pag-unlad. Kasama
yan sa pag-succeed natin. Hindi tayo umasenso na walang discouragement. Hindi tayo mag-grow na walang rejections or discouragement. Sa personal life nga natin, 'di ba, nare-reject natin. Sa ating sarili, nare-reject natin. Example, magluto ka. Anong sasabihin mo? Magluto ako ng masarap ngayon. Pero kapag naluto mo na yung niluto mo, masarap ba kaya? 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi lang sa business na di-discourage ang ating mindset. Minsan nako-confuse lang. Ganyan, pupunta ako sa isang party. Okay, ito ang gagamitin ko ngayon para maganda ako. Ayan, I'm looking good. Ganun-ganun mo, 'di ba? Ito yung suot ko, ito yung sapatos ko. Pag suot mo, nandoon ka na sa party. Pag nakita mo yung resulta ng picture na nakuha sa iyo, ay, ang pangit ko pala. O, di ba? Isang example ng rejection, discourage mo yung sarili mo. Kaya ganun din sa ating business, rejection, discouragement is part of our successful. Tama o tamang-tama? Kasama po yan. Sabi nga nila, discouragement or rejection is the opposite of successful, of success. Hindi. Hindi yun opposite. Together. Pag hindi mo kasi ginawa, hindi mo mararanasan ang ma-discourage, kaya hindi ka magbabago. Pero kapag masubukan mo ang ma-discourage or ma-reject, doon ka mag-iisip na, eto, sige ka. Iginaganon mo ako, one day or someday ipapakita ko sa iyo na ako ay isang Pilipino, matupad ko ang aking pangarap dahil sa negosyong ito. Yes or yes? Ganun lang, guys. Never mind the obstacles. Obstacles is always there. Everywhere. Hindi natin mako-control. It's not in our control. How to handle the obstacles, always coming and going. But you are not a good leader if you don't know how to handle the obstacles. So you should have the strong mindset. You should have faith that ma-overcome mo. Ano ibig sabihin ma-overcome? Malalampasan mo mga ups and downs, struggles. Pag-uusapan natin ang obstacles, ako na yung grabe, kadami ng obstacles. Pero never mind, hindi yun ang mag-pre-prevent sa pangarap mo, kundi iyon ay gagamitin mo para lalong maisip mo na kailangan kong lampasan ito at ipakita ko na someday ako yung hi, how are you? Ako yung kaibigan mo noon na akala mo hindi na ako lalago. Ako na ngayon ito. O, diba? Ganun lang. Diba? Sabi nga natin, ang buhay ay weather-weather lang. Parang gulong na umiikot lang. Kaya kung ngayon ay nahihirapan tayo, kung ngayon ay nasa first level ng ating buhay, don't worry. As long as you have the courage na someday ay mag-grow ka, let it be and let it happen. Get out from your house. Get out from your comfort zone. Go outside and do your dreams. Hindi mo gagawin yon, hindi mo magagawa. Kagaya ng isang yung kalan, okay? Yung microwaves. Okay, let's say microwave. Ano ba ang gamit ng microwave? Ang goal natin is bumili ng isang microwave para meron tayong
gagamitin. So yun yung goal natin. Pero ano yung trabaho ng microwave? Ano yung maibigay niya sa iyo? Siya ba ay makapagluto ng pagkain mo? Hindi. Yung microwave ay isang product na pag na kapag meron kang iinitin, pag-iinitan lang. Gamitin mo para uminit lang yung kakainin mo. Pero yung goal mo is hindi siya makapagluto ng kakainin mo dahil hindi niya maluto yung breakfast mo. Paano? Diba? So yun, yung goal lang natin is makabili para meron tayong pag-initan kapag kailangan natin. Pero yung goal natin para makain natin yung tamang taste ng ating kakainin is iluto natin sa kalan, iluto natin sa lutuan talaga na hindi microwave. Like sa business, kailangan nating trabawin para magkaroon ng kita. Pag hindi mo trinabaho, wala kang kikitain. Power? So guys, never mind the obstacles anywhere. Sumasabay yan. Pero sabi ko nga na obstacles is always there. Hindi yan nawawala. Pero sana lang, isipin natin na yung obstacles na yan, yun ang gagamitin natin para ipaglaban tuloy-tuloy ang ating pangarap. Di ba kapag naka-discourage ka, anong sasabihin mo? Sige lang, pagtatawanan mo ako, dinidiscourage mo ako ngayon. Yan. Ikaw yung na-discourage, ikaw yung na-reject, ikaw yung nagutom, diba? Ikaw yung napagod, ikaw yung pinagtatawanan. Makipag-away ka ba? Hindi, kasi wala kang mapapala doon, kundi ilagay sa isip natin na sige ka lang. Ipakita mo na yung mga mensahe na yon ay maibabalik someday sa kanila. And look at now, kamo, once na nakuha mo, na-achieve mo yung goal na yon, sabihin mo, eto na ako ngayon. Eto na yung nare-reject noon, eto na yung nadi-discourage noon, eto na yung napapagod noon, eto na yung nagugutom noon, eto na yung nagsasakripisyo noon. Eto na, yumaman na. Power? So guys, i-overcome natin ang mga obstacles. Huwag nating hayaan na siya ang magde-depress. Hindi natin hayaan na siya ang mag-i-stop sa'yo sa inyong pangarap. Ngitian nyo lang. Pagsubok guys, ang dami ko ng pinagdaanan. Kaya ito lang ang masasabi ko. Paalala lang na naman ang mga natutulog na negosyante dito sa ECNOVI. So guys, ayan. Thank you sa inyong pakikinig. Kung meron kayong mga gustong itanong, pwede na kayong magtanong. Kung wala naman na, closing prayer na. Ayan. Okay, don't give up. Sabi nga, the beginning is always the hardest. Tama? Ayan, pasulat naman. Don't give up. The beginning is always the hardest. Sa beginning lang po yun. Pero once na parang lagari na, di ba, kapag meron kang nilalagari, walang oras na hindi mo maputol yung kahoy sa kakalalagari. Ganon din ang ating business. So huwag niyong isipin na wala kang mapapala at the end. Kaya gawin lang ng gawin ang ating business. Guys, PMA, maintenance lang.
kikita na kayo sa mga platform ng ating marketing plan. Kahit yun lang, pero dapat double, triple PMA para mas malaki ang flowback points nyo, 30%, up to 30% ang magiging flowback points nyo sa mga rebates nyo pagdating ng kinsenas ng buwan. So guys, wala na ba? Okay, closing prayer, Coach Jem Olid. Okay, sarad, i-check ko muna. Ma'am, may tanong sana po, ma'am. Yes po. Doon, about doon sa mega verse, ma'am. Magkano po yung, ano yun po? Nandito naman si ating BCO. Yan, Megaverse, yung natanong mo kanina. Sir, upline, Sherwin, kasi may bumili daw yata ng Megaverse na hindi kumita. Ayan. Pero ang sagot ko naman, siguro hindi naka-PMA ng ilang buwan yung kinonekan. Pero kapag first product mo yun, first package mo, siyempre wala kang kikitain. Pero yung kinonekan, nagiging sponsor and upline, ay kailangan meron din. Depende kung ano yung structure ng genealogy. Kung meron ba siyang matatamaan or wala. Pero kung wala siyang natamaan, walang pairing, wala siyang kikitain. Pero kapag siyang sponsor, definitely meron. Pero I mean, ma'am, yung mismong nag-available ng VIP, so magkano po yung outright income niya right away? Megaverse, I think 20,000 up, Sherwin. Magkano ang direct referral ng Megaverse? 10 or 20? 30,000. Kaya lang, ma'am, ang tanong ko yung kung magkano yung magiging outright income niya sa isang bagsakan ng VIP kasi new blood, parang new leader. Kung magkano po yung outright income niya right away? Hindi yung Ma'am, yung bagong papasok na distributor, wala pong walang kita agad yun kasi package niya po yun. Apa, yes ma'am. Bakit po wala po yun? Kagaya, kung halimbawa po, di ba, ang 15 accounts, meron ka agad ang income, yung outright income niya. So bakit sa VIP is wala po? Wala. Yun ang question ko po. Ma'am, yung mega pack kasi, sold as kasi yun, buo. So wala po, hindi po siya easy account. Yung easy kasi na per 10-5, meron pong, meron siyang may pairing, may direct. Yung pack kasi na 15 accounts, yung 7 accounts ganun, ma'am, walang binary na diretso. Yung upline lang po ang meron. Pero yung mismong may-ari, wala po siyang pairing. Wala siyang pairing, wala siyang direct. So ibig sabihin, sir, kapag isang bagsak ka ng VIP, wala siyang income. Yung mismong may-ari ng account, wala pong income, ma'am. Oh my God. How about yung package? May makukuha. Pero may makukuha siyang package. Meron po siyang products, ma'am. Pero wala pong income nung account. Wala pong ROI nung account. Ay, bakit? Unlike po pag 10-5, meron pong ROI yung account kasi meron siyang direct, meron siyang binary. Apo, yung mga binilbin po na packages na 15 accounts, 31 accounts, wala pong yun, ma'am, wala pong ROI yun. Iyan ko so, na. Kapalit, kita na lang, ma'am. Ang kapalit lang po ito, ma'am, yung mga products, ma'am. Products. Apo. Oh, okay. So, mas maigi pala ang package kaysa VIP. Opo. Yung 10-5, ma'am, yun yung mga may binary sa direct referral po. Di parang baliwala rin po yung ininvest
Halimbawa, yung ano, baliwaran po yung pinagpuhunan niya ng 199 pala palang outright income. Hindi, ganito yan. Okay, hindi sa walang useless. Okay, hindi. Siyempre, first joining mo pa lang, kailangan mo ng package. So ano yung mga benefits mo? Yung laman ng package mo. Pero yun, doon ka na mag-i-start na kikita kapag may mag-join sa'yo. So, wala yung parang kumbaga wala yung outright. First joining, wala pa. Kasi yun yung unang account mo. Pero hindi ka naman makapag-start kung hindi ka talaga bibili ng package. Ano yun? Parang ang hirap din naman, ma'am, kasi ang tawag nito, siyempre yung in-invest is 119,000. Wala pa lang cash. So parang kanino ang pangit. Kanino bang upline? Eh, may product naman. Hindi, siyempre ang ibenta niya na pera na yun. Kaya nga. Yung 119,000 mo, alam, ang hinahakul mo pa sa iyo, alam, ano lang. Oto. Direct referral sa kayong binary. Pero kung alam lang namin, mas... ganito ha. Kapag first joining mo, wala kang direct referral, wala ka pang bonus, wala pa. Basta first package mo na mag-join ka ng company, hindi pa. Kasi doon ka mag-i-start pa lang. Ang benefit mo, anong benefit mo is yung mga laman ng products. Kasi yung laman ng products, kapag binili mo... Package, coach. Laman ng package. Kapag binili mo ng 100,000 yung package, ang laman ng package na yon, at pag naibenta mo yung laman ng package na yon is 150. So yun yung benefit mo. Pero kung ka mag-i-start, pag na may nag-join na or may nag-add ka din ng account mo, syempre yung account na yon is kikita na doon sa additional account mo or your ano na organization. Oh, pero kasi parang yes, hindi ka talaga kikita kasi ikaw unang package mo pa lang yon. Kumbaga membership mo pa lang. Oo nga, pero ma'am, parang nanghihayang po kasi mas maigi na pala yung package. Kasi pag ginan pag binili niya ng 15 accounts. Hindi, kaagad. Hindi, talagang walang kikita yan. Any OVI or EC, hindi ka kikita kung first enrollment mo pa lang, first package mo or first joining mo. Oh. Huwag nating sabihin na walang silbi. Bakit? Na walang silbi. Huwag nating isipin yon. Kasi yung halaga ng package na yon, kapag may nag-join sa kanya, ang laki ng kikitain niya. Malaki ang magiging outright profit niya sa mga mag-join sa kanya. Kasi nakakapital na siya ng malaking puhunan. Siyempre, sabi nga natin, malaki na yung puhunan mo, malaki din ang kikitain mo. Kapag maliit yung package mo, maliit din ang kikitain niya. Pero sabi mo nga, coach, na malaki yung amount ng package. So malaki din yung magiging direct referral niya once na may mag-join sa kanya. Kahit sarili niyang additional account. Opo, yung ano kasi DRP is 30,000. Yung nga lang, ang hinahanap niya kasi yung outright income right away, sabi niya. Hindi pa mangyayari yon. Pero for the second additional account, yon. Kaya nga meron tayong 7 accounts. Meron tayong 7 accounts, 15 to 38 accounts. Bakit hindi in-explain sa kanya? Hindi po in-explain sa kanya kapa nang hinayang tuloy. Hindi na masasayang yun kasi in case siya na mag-a-add uli ng dalawang accounts or magkakaroon siya ng dalawang recruit, lalabas na yung ano niya, yung ano ba yun, yung... Kung privilege slot niya. Sana sa kanya, sana naging 15. Sana hindi na daw siya nag-easy verse, BIP, ang ginawa na lang niya is
by package na lang ng 15 accounts isang bagsakan. Oo, yun. Mas maganda yun. Actually, ma'am, yung hindi in-explain nung upline yung ano, ma'am, opo, yung pattern. Kasi ang hindi ano po dyan, ma'am, ang kikita kasi talaga dyan, ma'am, yung nag-direct sponsor, kikita siya ng 20 or 30,000. Yep. Sabi niya, apo, sabi niya kasi sa akin, parang mas inisip niya yung sarili niya, paano naman yung nag-join. Malaki yung ano, nilabas niyang pera ng 199, pero ang inisip niya, nasan yung outright income ko, wala naman. Ayun, so, ayun so more, bawiin niya na lang dun sa ano, ma'am, sa products, benta niya yung products. Tapos yung account niya kasi, ma'am, buo na kasi na 15 accounts yun. Opo, may ano, oo, oh, may 15 accounts, may PPS pa. Alam niyo nga lang, inahanap niya agad ng outright income. Just, unlike doon sa package natin, income, kung nag-avail po siya ng 7 accounts, 15 accounts, may outright income na agad. Dito naman sa BAPIS, okay, wala. So, doon siya ng ano, hindi po in-explain po sa kanya, ma'am. Sir. Okay. Anyway, hindi yun masasayang and it's not useless kasi malaking advantage yun kasi ang unang product niya, ang aking unang package niya is malaking ano amount. And then kapag 7 pero, agad-agad. Pero ma'am, pero sakalang lalabas yung 30 ay yung DRB niya 30 kung Megaverse din ang inabil niya, tama po ba? Tama po ba, ma'am? Wala pang lalabas kasi first package niya pa lang. Hindi, I mean ma'am, what if kung nakapag-join din siya ng VIP? Unang nag-join sa kanya is ano lang, Easyverse din pero hindi siya VIP. What if halimbawa Neoverse? So magkano yung ano niya? Magkano yung direct referral niya? Okay, so nandoon nakalagay doon. Kung magkano yung nakalagay doon sa outright profit, yun din ang kikitain niya. Halimbawa po ma, VIP siya, tapos nakapag-join siya ng Neoverse. So magkano po yung ano niya? Yung magiging DRB niya sa Neoverse? Yes, 5,000. Okay, so meron tayong kasi VIP siya. Ang expected niya kung VIP siya, kung nag-join din siya ng Neoverse, expected niya pag direct referral is 30,000. Yun ang expected niya if ever nakapag-join siya ng Neoverse. VIP. VIP ako din dapat, ma'am, ang i-ano niya, para 30,000 din siya. VIP din ang i-recruit niya. Oh, yun nga ang inisip niya, na ano siya, na parang na-excite siya sa 30,000, pero hindi niya inano kung halimbawa, if ever na nakapag-join siya ng Neoverse, kasi Neoverse lang, kasi hindi agad-agad makapag-join siya ng VIP, tama po ba? What if kung Neoverse lang yan? Ang in-expect din po niya doon is 30,000 yung direct referral. Ang mali doon, yun ang tanong din niya. Ang mali doon, yung sponsor niya kasi in-explain. Hindi talaga in-explain. Oh, sabi niya, ang laki ng ano, nilabas mong pera pero hindi in-explain sa akin, sabi. Pero tama naman, meron siyang ROI. Ang ROI niya doon, ang ibig niyang sabihin, yung ROI, yung return of investment niya is the products. From the products. Pero ang ina, di ba meron po din tayong outright income na cash, ma'am? Kagaya ng 7 accounts, meron outright income kaagad ng cash. So yung parang yung iniisip niya lang. Hindi mo makukuha yun kung hindi mo makukuha muna yun kung first account mo pa lang. Pero yun ang unang account mo pa lang, pero doon na mag-start, nakikita na. So, dapat, siguro hindi na na-explain. Anyway, ganun talaga yun. Okay, so, meron pa ba? Meron tayong, welcome po. Ito ay, meron tayong bagong package, mga package ngayon na bago. Okay, coming from our BCO ng Santiago. Meron tayong package A and package B. Nakikita po ba? 10-5. Ma'am, halos lahat may pack, yung package natin mga bago, yung sa may max, ganun.
ay yung anong tawag nito? Yung sinabi kanina na 15 accounts, 30 accounts, iba-iba po lahat yung mga laman ng package na natin. Sa so, yes. Lahat po so, nagbago. Na. Yung sinend ko lang ma'am is yung package A at saka yung package B lang. Yung easy lang. Yung 10-5. Yun lang yung sinend ko kasi. So, hindi ko na-picturean yung iba kasi naglalag kanina itong phone ko. I-send ko na lang po mamaya sa inyo yung ano yun. Thank you, sir. So, ito, meron tayong package A. Meron tayong mga options. Ang mga options ng package A, meron tayong iGlow. Ayan, meron tayong... ano to? Koledus? Koledus. 24/7 complete. Okay. So, lahat po yan. Anyway, ilagay na lang natin doon sa GC para i-analyze na lang natin kung alin yung mapupusuan nyo kung gusto nyong kumuha ng package A or B. Pumili lang kayo. Chok-chok. Okay, so halos lahat so, ng package natin, ma'am, nag-iba. Halos lahat ng package nag-iba po. Yes po. Yes, yes. Okay, dito yung RRP. Ito yung, ano ha, yung maliit lang ito. Retail price. Retail pack pala. Retail pack. Ayan. Ipasa ko na mamaya yan doon. Thank you, sir. At dito sa ano natin. Updates natin. So guys, ang dami nating updates. Kaya sabi ko nga, huwag kayong mawawala. Okay, meron pa ba? Kayong mawawala. Okay, meron pa akong, meron ba tayong ano? Coach Ella, nandyan ka ba? Okay, ngayong i-witness nyo. Coach Ella, open yung cam. I-witness natin kasi may duda siya kung paano nangyari. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng mga product sa ating i-store or reorder ay hindi parang tuka na lumilipad na walang gumagawa. Wala tayong machi-change sa ating DTC. By the way, hindi natin mapapalitan ang mga laman. Wala, tama? Maibibenta. Wala tayong mapapalitan, hindi natin mapapalitan ang any features, any amount or any quantity sa ating DTC. Pag meron tayong mapapalitan, 'di ba? Kasalanan po 'yan. Pero bago mapalitan, dalawang ID mo, dalawang ID ko, authorization, selfie pa. Kaya hindi po basta-basta ang ating company. Okay, meron tayong i-verify to witness all of you guys kung is this true or what. Okay? About the maintenance. Okay, share ko yung screen. About PMA. Hindi naman po ako nagdududa, coach. Hindi naman ako nagdududa. Hindi. Kailangan lang nating linawagin. Okay? Wala namang ano dito. Wala namang ano. Para maliwanag lang. Mas maganda. Tama? Okay. Ipakita lang natin kung paano ba nangyari. Okay. So, ito ang account ng isang distributor. Si Ma'am Mila sa Taiwan. Okay. Kapag pagtitignan natin sa dashboard na ganito, present month ngayon, ito October. Ayan. Kapag tignan mo dito sa Unilevel, saan mo natin tinitignan? Okay, makita natin wala pang PMA. Pero paano natin makita yung previous PMA? Okay, please check it here. I-click ko ito. Babalik ako sa September, August, July, June. Okay, pupunta tayo ng June. Okay, i-click ko yung June and then query. Wala pa lang siyang downline. Okay, anyway, pupunta na lang ako sa reorder. Kasi wala pa siyang ano. Okay. Etong mga nakalaan dito ngayon sa reorder, product na galing sa saan nang gagaling? PMA ano? Niya. Saan galing? Anong menu? O, nakalimutan nyo ng turo ko. Reorder? P-store. Diba?
manggagaling sa e-store, pag nabili natin sa office or any branches, pupunta saan-saan? E-store. Sa e-store. Yes, e-store. From the e-store, anong gagawin natin? Encode. I-encode. Pag na-encode, saan pupunta? Product. Reorder. Reorder. Saan ako ngayon? Reorder or e-store? Reorder. Okay, reorder. Very good, very good. Okay, so alam niyo na. Ngayon, titignan po natin kung paano ha. Ayan. Mag-draw-draw muna tayo. Noong June, ano yung mga maintenance? Dito ba makikita ang maintenance or hindi? Yeah. Okay, makikita. Ano ito? June 23, anong product ito? Paki-witness? Hindi makita. Ano yan? 0.75 ang positional points. Platinum. 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 Ano pa itong another June na ito? 24/7. Okay. So meron ba siyang platinum noong June 23? Meron. Okay. Ngayon, another one, July. Tingnan natin ito, July. July 20. Anong product 'yan? Platinum. Platinum. Okay. So maliwanag? Yes. Wala yes, po tayong ano, nanggaling sa opisina, sa branches, nabili, pupunta saan? E-store. 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 Mapapalitan ba natin yun? Magagawan ba natin yun ng sarili nating gawain o hindi? Hindi. Hindi. May karapatan ba tayo na mag-change ng ano-ano-ano basta-basta na pupunta dyan? Wala. Hindi. Okay, so ganun po. Pag nabili na sa office, sa any branch, nandiyan ating BCO, pag nabili na, di ba, naibigay yung ID, sir, di ba? Naibigay nyo yung ID, naibigay nyo yung bayad, i-encode nyo na, right? Pag na-encode nyo, is i-encode nyo nyo sa ID niya, and then mag-i-stay sa electronic store. From the store, i-encode natin para magkaroon ng maintenance. Maintenance. Okay, so yan po. Ang mga date, mga product, mapapalitan ba natin yan? Hindi. Hindi. Yung quantity okay, so yan po. Okay, kikita ba kayo dyan sa mga platinum na yan? Yes. 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 Regular PMA, double PMA ba or triple? Double. Oh, double. Okay. So double. Pag gusto mo mag-triple, dagdagan mo ba o hindi? Dagdagan. Dagdagan. Kapag dinagdagan mo, magiging double, ilang percentage ang flowback points? 20%. Kapag triple PMA? 30%. Okay. So alin ang mas maganda? Triple PMA or regular or double? Triple PMA. Palakpakan natin. Ang gagaling. Ang gagaling. Okay, so meron ba kayong magandang benefits every month kapag nag-triple PMA? Meron. Yes. Meron. Kasi 30% flowback points. Kaya I'm suggesting na every month, aawayin ko kayo. Naman. Kung hindi kayo mag-triple PMA kasi ang laki ng flowback points. Ikita ka saan? Anong mga platform? Unilevel, Stairstep, UPP. And? Meron ka pa? Your binary rebate. Rebates. My rebates. Diba? Yes, my rebates pa. Okay, so may yan. May supply ka pa. Yes. Kaya kahit wala na yung platinum na yon, na-benefit mo na ba o hindi? Na-benefit na. Benefit. Na-benefit mo na. Kasi meron ka ng positional points, meron ka ng commissional, meron ka ng repeat binary, meron ka ng my rebates. Yes, tama. So, ayan po. Alam nyo, triple PMA every month is the best. Okay?
And kapag mag-maintenance tayo, always hindi kaliligtaan ang mother account. And then lagyan natin yung second account kung gusto natin. Okay? Or yung OVI. Kasi ako, mother and the OVI. Kaya yung mga nag-maintenance na easy people or leaders, siyempre mag-maintenance ka, kikita ka doon sa easy mo, easy side. Pero yung mga tao na naka-OVI at doon sila nag-PPMA, kikita yung OVI mo. Kaya lalagyan natin ng PMA yung OVI. Kaya ganun po ang ginagawa ko. Lalagyan ko yung easy mother account and then yung OVI ko. Para lahat ng mag-PMA sa OVI ay mahahagip niya. Ganun po ang technique ko. Coach, may tanong ako. Yes po. About sa incasment. 'Di ba, yes. Pag mag-incas ka, 'di ba? For example, you have 10 accounts. Tapos mag-i-incas ka one by one. So pag ni-release yun, one by one din ba ang check or iisa na po yun? Together. All together. As one, ma'am, as one. Alright, thank you. Pero, may pero yan, ha? May pero. I know na. May pero, ha? May pero. Alam ko na po yun. Kapag nag-incas ka, ang kita mo dito sa Edplan 2.0, separate check. Ang Philippine peso incasment is separate. So, yung Edplan 2.0, nakikitain natin is na nako-convert sa 135 per dinar. Ganun po. Dalawa ang cheque mo. Pero pag all easy account? All easy, all Philippine peso, yes. Isa na lang. All, yes, isa. Kasi ako, trinay ko yung OVI ko, di ba, yung Edplan. So, yun, 114,000. Ang natanggal lang, 85 pesos. Ang processing lang natanggal. Parang 12% okay. Yata ang natatanggal ngayon. Di? Ha? 12% yata. Kinanta ko is 14. Ay, tumas na naman. Oo, kasi processing and tax. Anyway, magtiyaga lang po tayo. Tiyaga-tiyaga lang. Dahil sabi nga nila, ayan, kung sino may tiyaga, may ilalaga. O, tama? Correct. Yes, okay. Thank you so much sa mga nandito ngayon, mga leaders. And shout out sa live. Sorry, hindi ko na-open kanina. Check lang natin sandali bago tayo magsara. Closing prayer mamaya si Coach Jem Olid. Andito si Coach Kiri Galasa. Coach Gemma. Wala na ba si Coach Gemma dito? Nahulog. Okay, ang ating new rising leader, Hipolito Umuaso. And Coach Leader Langhelita. Coach Ringor Onasan. Alvarado pala. Si Buhay pa pala. Coach Rowena, Coach Milagros, Coach Tessy, Coach Regina Gomba, Ardo, si Sir Ardon from Barcelona. Coach Lynn, Coach Lorna, Coach Florida, Coach Jocelyn Macau, Coach May, Coach MJ and Coach Christine. So yun muna ang aking mga nakikita dito and ang inyong mga comments ire-review ko mamaya. Yung mga best sharer makikita ko rin mamaya. So I am ready sabi ni Coach May. Yes po sabi ni Coach Lynn. I am proud sabi ni Christine Pia Akam. Yes po sabi ni Coach Regina. Si Gringo Onasan ay Ringor Alvarado, mga coaches, pasasya na. Ano to? Pasensya. Pasya na po. Kaya blackout po kasi dito sa amin. Okay. Blackout. Okay. Maganda yan. Oras ng mga gumagapang kapag blackout. Diba? Magtanim para may aanihin. Sabi ni Coach Christine. Watching from Bawi. Oh, 'di ba? Yung mga gumagapang, alam noon.
Wala akong sinabi, basta gumagapang, ha? Ayan po, and mga gratitude. Oy, wala bang thank you diyan? Wala kong nakitang thank you, ah. Anyway, jokes lang. Okay, guys, thank you. And shout out to you all, guys. Again, God bless our company. God bless us all. Keep going lang and never give up. Never ever give up, guys. Okay, so closing prayer. And our training with a prayer. Let's pray. Lord, thank you for the overflowing learnings for today. May you continue to bless us with inspirational speakers and dedicated speakers like our mentor, Coach Janet Pizarres. Lord, guide us this kind of business opportunity. May the knowledge that we gain from our mentor from here will serve us as a strong foundation for building our beliefs to attain our goal. May you bless us with your never-ending love and support. Amen. Amen. And thank Amen. You, Coach Jem. Okay, papicture muna sandali, mga coaches. Ayan, smile naman. Smile, and then pa-heart. Heart, heart, heart. Ayan, pa-heart naman po dyan. Yun, okay. Paano mag-heart? Sa reaction, sa reaction. Ayun, yun, yun. Ituro nyo nga si sir. Andyan na, laki na ang puso niya. Yan, smile. 1, 2, 3. Power, power naman. Power naman po dyan, power. Ay, bakit na hulo? Ito, isa pa. Ayan. Power, power, power. Mga nasa taas, open ang cam, please. Ayan. Okay. Ito nga. Ayan, isa pa. Ayan, pa-heart. Ayan, pa-heart. Mga malalaki mukha. Ayan, ang mga yayaman. Power. Power. Okay, ayan. Wow. Ayan, parang monay. Smile. And si Manda. Kulang na lang palaman. Peanut butter. Si Manda. Kulang palaman. Ready na pa? Smile. Bakit yung life skin? Ayan. Yan. Okay, guys. Thank you so much for being here with us today. Thank you, and, Coach. I hope to see you again on Saturday about the product presentation. Kailangan po natin yung product presentation para sa ating bagong eye glow and the eye glow serum. What are the benefits? Benefits can get from those products. So, guys, ano pang sasabihin natin? Manatili lang po tayong on Monday also, see you with my Elcop. Monday ba? Monday? Yes, okay, and by Monday is life-changing opportunity by Coach Stacy. So, sunod-sunod na yan. And then after that, isunod ko naman yung ating OVI. OVI and then DTC, dire-direction na yan. Hindi pa naman kasi ako tinatawagan. Hayaan mo na. Mabuti wag na yan, Coach. Hindi ka na yan tatawagan in Jesus' name. O, sana. Stay wala na. Hindi na ako tinawagan. Pero naging okay naman ako. Alhamdulillah. Okay, guys. So, again, palakpakan naman po ang inyong mga sarili, ang ating mga sarili sa ating ang ating super and, you know, grateful talaga ako dahil very successful yung ating leaders meeting, updates, and goal settings natin. And thank you so much, guys. Ingat, ingat lang. God bless each and every one of us, guys. Okay? Thank you, thank you. Okay, God bless everyone. Ang mga nasa live. Thank you, thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Mag-update ako si Sir Sherwin. Yes, ma'am. Okay, so don't forget, our BCO is here. Yes, ma'am.
Hello, ma'am. Ayan. Pa-PM lang sa mga gustong kukuha ng NPP. PM nyo lang ako para ma-arrange natin. Okay po? Okay, bye-bye. Love you all, God guys. Bless. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you.